Hi guys, tapos na tong kwan, tong motor natin. Nang problema kasi ako guys, kasi tumirik eh. Eh hindi naman ako nawala, sira ng loob. Kaya tatlong araw na ito na nakatambak dyan. Pinag-iisipan ko guys kung anong sira. Ayoko naman kasing kalkal ng kalkal eh. Kaya busy kasi ako guys, marami akong trabaho. Kaya buti na lang, tinignan ko yung mga wirings. Kaya pag kayo guys, yung sasakyan nyo, yung motor nyo, tingnan nyo muna yung mga wirings. Lalo na pag second hand guys na nabili nyo. Ah, yan. Tingnan nyo talaga yung mga wirings. Kasi baka mamaya may mga naputol-putol dyan. Tulad dito, second hand. Eh, meron palang hindi magandang pagka-dikit ng wire. Kaya yun ang loose connection. Kaya namamatay-matay siya guys. Okay guys, sana nakapagbigay ako ng konting idea. Para pwede yung gayahin anytime. Salamat sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutang subscribe ang Bangis sa Galing guys. At nandito lang palaging nakaagapay sa inyo at nag-share ako ng mga parang walang kwintang bagay. Pero kahit pa paano, meron kayong natututunan. Okay guys, salamat! Hello guys, good morning again. May nabili kasi akong motor guys. Ito nga, 8,900 euro. Pero magandang klase ito guys. Para siyang XRM. Tinanggal ko na lang kasi yung ano dyan eh. Yung cover. Kasi i-share ko sa inyo yung nangyari dito sa motor ko. pag nagsisignal light, hama, tumatakbo ako guys. Tumatakbo. Ganda ang takbo nito. Nagsisignal light ako. Tapos, namamatay-matay. Woog, 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 woog. Mga ganun. Tapos, pag pinatay ko yung signal light, guys, okay naman ang andar. So, dati nagaganon siya palagi. Hindi ko pinapansin. Eh, ayan. Ngayon, dumating yung panahon na hindi na talaga siya umandar, guys. Kasi, nawala na yung signal light niya. Tapos, naglulo ko na yung kanyang kuryente. Nagwo-wild yung makina. Tapos, ano, mamaya nawala na yung kuryente. Nag-worry ako. Matagal kong pinag-aralan to kasi hindi ko muna kinakalas yung mga wiring. Hindi ko na naipakita kung ba't kinalas-kalas ko to. Kasi suspecha ko guys. Ito ang sira, yung spark plug, kung ano-ano iniisip ko. Pero hindi pa ako bumibili ng pyesa guys. Ito, yung CDI, magandang ako. Hindi pa ako nagde-decide na bumili ng mga pyesa nito. Alam ko ito, sira ito. Eh, sabi ko, teka muna. Binuksan ko nga ito guys. Binuksan ko ito. Ayan guys. Pagbukas ko nito guys, ay ito nga. Kasi chinek up ko itong flasher relay. Walang kuryente. Una, chinek up ko to. Wala. Tapos, kasi walang signal eh. Walang signal light. Tinignan ko to. Kung may kuryente to. Kinunik ko dito yung ilaw. Tapos, kinunik ko sa body ground. Pero, ni-on ko yung kuan. Nag-on ako sa susi. Eh, walang kuryente, guys. Hindi umiilaw yung ilaw. Eh, ang ginawa ko, guys. Itong switch dito, guys, ng signal light. Ano to? Itong switch, guys, ng signal light. Ano? Trinace ko rin to yung pandon, yung wiring sa loob. Wala rin kuryente, guys. So sabi ko kung walang kuryente ito, ngayon nag-decide na ako na buksan ito guys. Binuksan ko na. Ngayon, may ano to oh. May punit. Pinunit na nila to nung una pa siguro. Bago ko mabili ito. Binuksan nila to guys. Kasi nahalata ako kasi hindi maganda yung pagka-tape. Binuksan ko. Nung kuan kanina binuksan ko
nakaganyan ito. Nakaganyan. So yung punit niya, guys, nandito sa ibabaw. Eh syempre pag nagwa-washing ka na ganyan, pumapasok yung tubig dito, eh nakaganyan to, nakaganyan. So napundo yung ano, tubig dito. May pagbukas ko kanina, basa. Kasi nakakasalod siya. Ay, nakakasahod siya kasi tayo, guys, ng tubig pag nakaganyan nandito, oh. Ito yung biyak niya. Eh, hindi naman maganda yung pagka-tape. Mali kasi yung pag biyak nila, guys, dapat dito sa ilalim. Ganyan. Oh. Eh, pagbukas ko, guys, ito nga. Ito, oh, papunta sa ano, dito sa CDI, ito, itong wire na to, putol, dito, oh. Ayan, oh, putol yan. Ayan. Putol siya, guys, dito. Ayan, oh. Kaya pala, wala na siya ng kuryente. Kung ano-ano nang iniisip ko. Oh, guys, itong ground din dito, may ground, itong itim. Pag may tubig ito, nagkukunik siyang ganon. Kasi basa ito lahat, nagkakaroon siya na ng connection, continuity, so namamatay yung motor. Kaya pag binawashing ito noon, pag bagong washing, guys, namamatay, hindi umaandar. Okay, guys, dugtungin natin ito at ipakita ko sa inyo, guys, kung paano dugtungin. Kasi ano to, nilalagyan kasi ng acid to eh, bago mo dugtungin. Minsan kasi, guys, pag nagdudugtong ka ng wire, di ba nahirapan kang magpakapit. Ito, maiksi kayo yung wire, oh. Maiksi. Maiksi siya. Dugtungan natin to, guys, para nakarelax yung wire natin. Dugtungan natin ng ito. Dugtong natin ito. Dudublihin ko tong wire na to, guys, kasi medyo payat. Oo. Ayan. Dugtong natin dyan. Okay, guys. Pakita ko kung paano hinangin para ma yung madaling paghinang, lalagyan natin to ng acid. Putulin natin tong ano, guys, tong lumang wire na to para lumabas yung bagong wire niya. Ganon din dito, guys. Palabasin natin yung bagong wire tapos hinangin natin ito. Okay. Ulit putulin natin. Eh, palabasin natin yung bagong wire, guys. Ito, guys, yung wire ng itim, oh. Ibig sabihin, ano na to, nababad sa tubig. So, palitan na natin to, tanggalin na natin tong wire na to. Ano to? Tapos ihinang na lang natin dito. Tulin na natin yun, guys. Yan, putol na. Dugtong na lang natin to para ano. Pero dodubli natin yung wire, guys. Medyo maliit. Medyo payat tong wire na to. Pero galing din sa ano to, guys. Motor, yung matitigas na wire. Huwag kayong maglagay ng local na wire dito, guys. Yung nabibili dun sa ano, panggamit sa bahay. Hindi, kailangan yung mga matitigas na wire, guys, yung mga original na wire ikabit nyo dyan kasi dito nag dumadaan lahat ng kuryente papunta dyan sa CDI. Okay, guys, sandali lang, dugtungin natin. Pinutol ko yung dulo niya kasi marumi. So pag ganyan, mahirap yan tanggalan ng balat, guys. Gumamit kayo ng long nose tsaka pliers. Tuturuan ko kayo kung paano kayo magbalat nito. Oh, ganyan lang, guys, kasi mahirap kasi balatan to pag ganyan na kaiksi, kaiksing wire. Tingnan nyo, guys, oh, madumi na yung wire niya. So, mahirap to tablan, guys, ng ano, ng mahirap yan tablan ng hinang. Saka pag dinugtong mo yan, guys, na walang hinang, maglulus connection yan. Tapos, ang mangyayari dun sa wire mo, mangingitim, tapos mamamatay-matay yung makina mo. So, kailangan linisin yan ng asido. Yan, tingnan natin. Yan. Ayan, guys.
Ay, nako, hirap to. Sausaw natin to sa ano guys, asido. Pero huwag mo munang ano, iti-twist. Sausaw lang muna natin yan. Tapos mamaya-maya natin i-twist. Ito yung asido. Acid, muriatic acid to guys. Ito. Muriatic acid to guys. Ano, umuusok pa. Ingatan nyo guys, ano, mapunta sa mata nyo. Buhusan nyo to. Ito ang acid na to guys, baka matuluan yung kuan, yung mga rim ha, mga rim, mga ano, pintura. Ayan o. Ilagyan nyo yung brush na konti lang. Ayan, konting-konti lang kasi ano, tapos babrasan nyo to guys. Ayan. Para matanggal yung itim-itim. Tingnan nyo guys oh. Oh. Ano na, nalilinis siya. Ito pa. Kunti lang, landahan lang kasi baka tumulo. Ayan. Basan natin to guys. Muusok guys. Oh. Talagang natatanggal yung itim-itim niya. Ayan o, oh, nagkulay brown. Nagkulay ano na siya. Ito, nagkulay tanso na siya. Ano na, lagyan yung pintura yun. Oh. Hindi natin nabuhangin. Kita nyo guys, muusok. Ayan. Tapos, ito rin. Ito rin siya. Oh. Ito, lagyan nyo rin to kasi dito tayo magdudugtong. Ito. Ayun guys. Nagkulay tanso na siya guys. Oh, kanina maitim to eh. Pero yung usok niya guys, sabi yung sisingutin. Tapang to, muriatic acid eh. Halimbawa, may hinangin kayo guys na sa motor. Sa motor kasi hinangin niyo yung mga dugtungan. Ito. Sa ground din, linisin niyo din yung ground para yung ito yung ground, oh. Mamaya ito hinangin natin. May puti-puti guys, yung ground. Para maganda yung daloy ng kuryente guys, sugasan nyo yung asido. Ayan o. Ground yan, kulay black. Ayan o. Umuti-puti siya kasi nababasa ng tubig. So, yung continuity niya, naglo-loose connection. So, hindi niya maibagay yung 100% na kuryente. Okay guys, hinangin na natin to. So, ayan, nakita nyo naman. Oh. Nagkulay, ano na siya guys. Tansong-tanso na yung kulay. Pero bago natin hinangin yan guys, ang soldering iron natin ay linisin natin yan sa pamamagitan ng liha. Lihain. Eto guys, bago natin umpisahan maghinang, linisin natin itong soldering iron. Liha lang guys, nilihain mo yung dulo. Tapos yan. Para pag malinis na. Kasi pag marumi ito guys, maitim yan. Tapos maghihinang ka, hindi didikit doon sa hinihinangan mo. Kailangan yung panghinang mo guys, yung soldering din dumidikit dito sa soldering iron. Yan. So ito, pinunasan na natin ng basahan kasi basa kanina ng asido. Hello guys, ito na nga. Ulitin natin yung sinabi ko. Niliha natin to guys, malinis na to. Be sure na hindi umalog tong kuan guys, panghinang. Ihigpitan nyo yung mga bolt dyan sa bilaan para hindi siya umalog. Para uminit siya ng maayos. Yan. Tapos guys, pagkatapos natin hinangin to guys, i-twist mo to pero huwag masyadong mahigpit kasi para makapasok yung para makapasok yung soldering lead sa loob. Kasi pag hinigpit mo ng maigi yan, hindi na makakapasok yung mga soldering lead sa loob niya. Ayan guys, hinangin natin guys, sandali lang. Initin nyo muna na ganyan. Huwag nyong ilalagay agad yung soldering lead dyan kasi hindi pa mainit yung wire. Painitin nyo muna to guys.
Mainit na yan. Uusok yan eh. Tagalan nyo konti. Ayan, kabilaan. Ayan guys. Konti-konti lang guys. Huwag yung masyadong biglain. Hindi pa, konti lang. Konti-konti lang ilalagay nyo. Initin yung maigi para yung soldering lead papasok talaga sa loob. Sumindi. Ah, pumutok lang. Pero pag gagamit kayo ng mga soldering iron, yung kuwan, yung 60 amperes o kaya yung malalakas ang ano, amperahe para madaling maghinang guys. Kasi kung mababa ang amperahe, yun, matagal maghinang. Yung 30 amperes guys, mahina yan. Kung makapal ang hihinangin nyo, mahina yan. Ayan o. Ayan. Pagkatapos guys, yung ididikit natin dyan, ito, ihinangan din natin to. Yung dulo, hinangan din natin yung dulo niya. Para dumikit talaga siya dyan. Ayan. Lagyan pa natin. Huwag mong gagalawin kasi ano yan. Malambot pa. Dagdagan natin guys dito. Okay. Talaga matagal, medyo matagal lang. Dito rin banda guys, hinangin din natin dito. Ayan guys. Pwede na siguro yan guys. Okay. Ito guys, hinangan natin to. Tapos dikit din natin dyan. Lipat tayo sa kabila. Ito. Hinangan natin to guys, banda. Kasi pag dinikit mo yan kagad tapos bago mo hinangin, hindi pwede guys eh. Mahihirapan dumikit. Kailangan lagyan mo muna siya ng ano, ng lead bago mo idikit yung isa. Ayan guys, oh, ano mo? Ang bilis dumikit kasi ano eh. May kwan. May acid. Nahugasan na ng acid oh guys. Ito guys, dikit na natin ito. Nginginig yung kamay ko guys.
Ayan guys, lagyan na natin na ano. Paghihinang guys, hindi madali eh. Pinapractice kasi to. Eh, alam nyo naman, hindi to yung palaging trabaho ko. Oo, ano-ano lang ang trabaho ko guys. Kaya ulitin natin mamaya. Ayan guys, malapit na. Although hindi tayo expert guys, so kinakarik natin. Ayan. So idikit natin na ngayon kasi marami ng ano eh. Ayan guys. Ayan guys, dikit na. Ayan. Ayan guys. Pipa natin. Oops. Okay guys. Tagumpay. Itong kuan guys, ground. Ano, hinangan natin yan para talagang sure yung kanyang ano. Sure yung kanyang continuity sa current, sa ground. Ano, initin muna natin guys, ha. Ah, ito nangitim na yung ano, soldering iron natin guys. Nangitim na liha, lihain natin. Ayan, lihain natin guys yung dulo. Itingnan nyo yung kwan, kada hinang nyo, lilihain nyo yan. O kaya tinutubog to sa asido eh, kaso nga lang, delikado. Yung asido kasi nasisinghot mo yun eh. Lihain mo na lang yung dulo nito. Para madaling mag-init yung hinihinang mo guys. Ito guys, hinangin natin. Ayan, umusok. Umusok guys. Hinangin natin ang ground guys. Ayan guys. Ayan. Pag ang trabaho guys, iba-iba talaga. Ang hirap talaga, perfect no? Oh, di bali guys, at least nagagawa natin kahit na pangit ang pagkahinang, at least nagawa natin. Kung kayo guys, mga simple lang, huwag kayong magpanik sa motor nyo. Tingnan nyo muna yung mga ano, yung mga wirings, bakit nagkaganon. Kasi yung mga mekaniko, marami kasing mekanikong baguhan ngayon guys. Lalo na pag hindi mo ganong kabisado yung mekaniko, okay lang kung yung mekaniko mo ano, talagang kilala mo na yon, wala naman problema. Pero mas maganda matuto ka eh. Ayan. Ayan guys, pwede na siguro yan. Wala na. Okay. Tipa na natin to guys. So, ayan. Tipa na natin. To guys, testingin natin kung okay na yung signal light. Okay, testingin natin guys ha. Ito guys, testingin natin yung motor guys kung may ano na. Ay, may signal light na oh, ilaw agad. Ayan, dito sa kabila. Oh, kita mo guys oh. Oh. Ayan oh, ilaw yan. Tayo natin. Oh. Oh. Meron na guys. Ay, nako, natsyambahan. Oh.
likod kasi walang signal light eh. So dito kasi guys yung plaza relay, ito dito nagtesting ako dito kasi kanina walang ano kuryente, pero nandoon nahinang na natin yung mga yan. Ayan doon live kasi ito guys eh, galing sa Susian yan. So walang connection kahapon dito sa plaza relay. Tapos ito din guys, walang connection dito tsaka doon sa CDI sa loob. Eto, walang connection. Kapunta rin dun sa dito, sa stator. Wala din connection guys. Di, siyempre walang live pumupasok dyan, di ba? Binuksan ko rin to kahapon eh. Tinignan ko yung mga winding doon. Buo naman, hindi naman nasunog. So, subukan natin yung kwan. Paanda rin. Okay. Anda rin natin guys. Anda rin natin. Nagsisignal pa. Ayan o. Patayin natin yung signal light. Yun. Tingnan natin kung under ba. I-kick ko na lang kasi. Wow! Ay! Ayun guys, umandar. Umandar na guys. Ayan guys o. Oh. Ayan guys o. Oh. Okay guys, nachambahan ko. Nachambahan ko guys, salamat Lord. Tingnan nyo, binigyan ako ng Panginoon ng katalinuhan. Kasi nag-worry na ako kahapon eh. Sabi ko, mabibili ako ng pyesa nito. Wala pa naman akong pera. Sabi ko, pumasok sa isip ko guys, itong wiring. Bakit walang kuryente ang plaza relay? Ito yung plaza relay oh. Ito oh. Walang kuryente yan eh. Tapos dito sa switch dito guys, sa may ano, signal light dito. Pag signal ko dito, walang kuryente dyan. Dahil nagtaka ako. Yung carburetor guys, nilinis ko na rin yan. Binaklas ko na yan, bagong linis na yan guys. Oh. Lahat yan, tinignan ko ang wiring guys, baka may grounded. Ayan, dyan lang pala, ito lang oh. Ang ganda na pagkahinang guys, ayan. Oh, kita nyo naman yan guys. Ayan, oh. Oh, nahihinang talaga. Nahihinang ko talaga guys. Tingnan nyo guys oh, yung mga wire guys. Yung wire guys, ayan oh, yung wire. Oh, nagkulay tanso. Kanina maitim yan eh. Inugasan natin ng asido. Ganon din tong isa dito. Eto oh. Oh. Kulay tanso na kasi asido ang ano eh, yung asido na pinanghugas sa CR. Itong ground din guys, kinonekta din natin. Okay guys, lagay ko muna yung cover para, ay hindi, tapean muna natin. Magpakita ko sa inyo kung paano titapean yan. Patayin muna natin guys. Okay guys, tapean na natin. Ito. Ay, tape na natin, guys. Ito. Ayan. Tape na natin. Para ano? Maganda. Ayan, guys. Oh, maganda talaga pag nakahinang, ano? Kasi pag hindi mo hininang yun guys, tali-tali mo lang yan. Susunod yan guys, magkakaroon ng ano, pinulupot mo lang yung wire. Pag nabasa yan, magkaroon ng puti-puti. Mumuti-muti siya. So, pag ano, tagal-tagal, mag-iinit, mangingitim yung wire. Tapos, magtaka ka na lang na bakit putol-putol yung kuryente ng ano mo, motor mo. Pag halimbawa hinataw mo yan, binirit mo, binilisan mo ang takbo, kulang sa kuryente guys.
magpalya-palyado kasi kubulang sa kuryente. Hindi mo makontrol yung carburetor. So, hindi mo alam meron pala mga loose connection. Basta sasabihin mo, carburetor, kung ano-ano, CDI, kung ano-ano. Hindi mo alam pala dun sa mga connection ng ground o kaya sa live wire. Ito. Itong ground, guys. Tapan natin to. Ayan. Ito, walang kawala. Kita nyo yung mga surplus na sasakyan, guys. Surplus Japan na mga truck. E di ba nililipat yung mga manibela sa kaliwa kasi dating nasa kanan. So yung mga wire noon, guys, pinuputol nila yon. Ngayon, ipinupulupulupot lang nila yon yung iba. Pero yung iba naman, yung magagaling talaga, mababait na mekaniko, mga electrician, hinihinang talaga nila yon, guys. Kaya pag bumili ka ng Surplus Japan, repair mo yung mga wiring, ihinang mo yung mga dugtungan. Kasi pag inabot ng isang taon at tag-ulan, nabasa yon, magkakaroon ng loose connection. Tapos, yung mga kuryente mo, yung mga ilaw mo, mapupundi. Kaya masisira. Magiinit yung mga wire, guys. Tapos yung mga connection mo, ano, mangingitim, mawaglulos connection. Ayan. Okay, guys. Malapit na tayong matapos. Ito. Ito, guys, yung kwan, cover niya. Yung dugtungan. Ito yung kwan. Hey, guys. Itong dugtungan na to, huwag na nandito sa taas. Kaya ilalagay ito sa ilalim yung dugtungan na yan. Para pag nag-washing kayo, guys. Ayan, oh. Ayan. Ilagay dito sa bandang ilalim. Okay, mababasa. Ayan eh. Ayan, tipan muna natin. Tipan muna natin, guys. Sarado natin. Pero mas maganda kasi kung tipan muna natin tong wirings. Tong wire niya. Puluputan muna natin to ng tape. Bago natin ilagay yung cover. Ben, kembali na Ben.
Hey guys. Hello guys. Ito, nai-assemble na natin. Ito, naka-choke pa. Testingin natin guys. Testing. Ayan. Okay guys, testingin natin. Okay guys. Ayos. Ito. Naka-rekta na guys yung kwan, yung starter. Sira kasi guys itong kwan dito. Pang start, kapag i-start mo yan kasi ipipress mo yung kwan, yung preno para ma-start nyo yun, sira na. Yung wire guys, pinagdikit ko dito. Yung wire na nakakonect dito. Dito. Kaya ano na, correcta na yan kaya palaging nakailaw yung likod. Yung park light. At ang problema lang dito kung mapindot mo to. Kasi nakarekta doon, dapat kasi bibilan ko ng bagong piyesa, guys. Okay na, guys. Wala nang problema, may signal light na. Ayan. Bila naman. Ayan. Okay. Ganun siya. Oh, come on.